Hello guys! Ngayon po magluluto tayo ng sinigang na hipon. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung ating mga ingredients. So, syempre po, main ingredients natin ay ang hipon. Tapos po, meron po tayo ditong okra pati labanos. Tapos po, meron po tayo ditong siling. Siling mahaba po. Tapos po, ito po ang ating dahon, yung kangkong leaves po. Ito po yung pampaasim. So, ngayon po, kumulo na po ang sibuyas po. Nilagyan po natin ng tubig. So, ilalagay na po natin yung ating okra pati labanos. Yan po, nalagay na po natin. Tapos po, syempre po, isasabay na po natin yung ating po ng cream. Natakpan po natin para pag kumulo, ilalagay na po natin ang ating dahon ng pinto. So, hintay na po natin. So, ilalagay na po natin yung sili. Yung sili po, ilalagay po natin. Tapos po, next po natin yung dahon, yung kangkong leaves po. Pagkalagay po ng kangkong leaves, haluin po natin siya. Siyempre po, unay po natin, hugasan po muna natin yung sandok para po maging malinis po. So, ito na po. Haluin po muna natin siya ng dahan-dahan para po di madurog yung dito. Tapos po, ito po yung sinigang na may gabi. Ito po yung magiging main ingredient po natin para po maging maasim ang ating sinigang. So, bubuksan na po natin siya para po ito. So, habang po binubuksan po natin yung ating sinigang, ito na po pala yung itsura ng ating po niluluto. So, ito na po siya. Kung sakasakali po hindi, wala pa po lasa yung ating sinigang, pwede po natin lagyan ng asin. So, ito na po, bukas na po ang ating sinigang na gabi. Ilalagay na po natin siya. Siyempre po, may measure po natin siya para hindi po masobra. So, ganyan po muna. So, pwede po natin siyang tikman. At tikman po kung ano po lasa. Medyo ano. So, papatikim po natin sa ating cameraman. Go, tikim. Sarap na ba? Okay. It's so good. Okay. So, pwede po natin siyang lagyan ng konting asin kung sa kasakabi po, kulang pa po yung asin.
dapat po veggie. Haluin po natin siya ng dahanda para po di madurugin. So, titikman ko po ulit. Ano po masasabi niyo? Parang. Dadagdagan po natin siya ng asin. So, haluin na po natin siya. So, yan na po. So, titikman po natin ulit. Kung okay na po ang ating sinigang na hipon. Okay na. Dagdagan pa po natin siya ng konting pampaasin. So, haluin na po natin. So, haluin na po natin. So, titikman po ulit. Ano mo sabi niyo? So, medyo may improvement na po yung lasa. So, yan na po yung ating finished product. So, hintay na lang po natin para po maluto po yung oka. Or switches po siya po yung mas matigas po sa kanya. So, tutuloy po natin ngayon. Dito po tayo ngayon para po tikman ang niluto ng aking ate. So, guys, balik po mo ulit tayo. So, ito na po. Medyo luto na po siya. So, papatay na po natin ito. So, papatikim po ulit natin kung may improvement na po yung panalas. So, pwede na po. Okay na po. Pwede na pong iulam. Sure ka. Pwede na. So, ito na po yung ating finished product. So, yan po yung sinigang. Dadalhin po natin siya sa loob. At ito po yung ating sinigang. So, tingnan nyo po. Yan, napakaganda po yung kanyang option. Yan po. Yan na po yung ating finish product. So, kung meron man po nais magluto po ng sinigang na hipon, so, visit nyo lang po yung Angel Mike TV. Makikita nyo po kung paano po yung procedure. So, bye po. Hanggang sa muli. Subscribe and like po. Bye!